Samantala, umalis na mula sa Kapitolyo ng Laguna ang pinabababang gobernador na si E.R. Ejercito. Kasunod yan ng pagbisita at pakiusap sa kanya kaninang umaga ng tiyuhin at alkalde ng Maynila na si Joseph Estrada. Sa pagharap sa mahigit 500 taga-suporta ni ERAP o ni E.R., sinabi ni ERAP na tila pinagkaisahan ang kanyang pamangkin. Sa tagal niya daw sa politika, alam niyang marami ang nag-o-overspend pero tila ni-railroad daw ang kaso ni E.R. Sa huli, pinakiusapan niya ang pamangkin na iwan na muna ang Kapitolyo sa ngalan ng katahimikan at kapayapaan sa lalawigan habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Pumayag naman dito si ER at sabay na nilang nilisan ang Kapitolyo. Antayin na lang ang desisyon ng Korte Suprema at kung ano man ang desisyon, ay antayin na lang natin. Pero ngayon kailangan bumabala siya kasama ko. Alang-alang sa kapayapaan, katahimikan ng ating lalawigan. Yun po ang aking pakiusap. At kung sakali man hindi maganda ang desisyon sa kanya, mabilis lang yung 2 taon. Magbabalik ka uli bilang gobernador. Yeah. Mga kababayan, para sa katahimikan ng kapayapaan ng ating lalawigan, ako po ay mahigpit na pakinausapan ng ating mahal na Pangulo na pansamantalang bumaba para maiwasan ang gulo. Huwag po kayong mag-alala, mga Laguninyo. Kahit wala na po ako sa pwesto, ako si Governor George E.R. Ejercito Estregan ay magiging gobernador ninyo ngayon at magpakailanman. Antayin po ninyo ang pagbabalik ng Agila.